unang nakilala itong Kelso na bloodline sa panahon noong 1947 dahil sa isang maimpluwensyang kaker na nakabuo o nakagawa nito ng pangalan ay Walter Kelso. At itong mga naunang bloodline na Kelso na gawa mismo ni Walter Kelso ay hindi gaanong katulad accurate ang cutting ability nito kumpara sa mga modern Kelso na meron tayo ngayon. Ngunit kung sa kapanahonan pa ni Walter, itong Kelso niya ay isa sa mga winning line at napaka-deadly din kung lumaban. Ngayon, itong mga Kelso sa ating makabagong panahon ay mas lalo pang pinalakas ng mga ilang veteranong breeder sa pamamagitan ng pag-cross o pag-fuse para mas lalo pang gumanda ang kalidad nito. Ngayon, itong Kelso na bloodline ay lalo pang naging matunog o mas nakilala pa dahil isa ito sa mga prime material ng mga ilang bigati na kaker o sabungero sa mga oras ngayon. At kilala din ang karakter ng Kelso bilang isa sa matalinong bloodline kahit noon pa man. Dahil ang fighting karakter ng mga Kelso ay hindi na tumatalon sa ere pag nakita na niyang nasa taas na ang kanyang kalaban. Bagko sumiiwas ito sa pamamagitan ng pag-sidestep bago ito gumawa ng kanyang pag-atake. Mainam din itong Kelso pang cross o pang fuse tulad sa hatch, sweater, gray at iba pa. At ngayon kahit noon pa man, itong Kelso ay may dalawang klase na pelo o kulay. Ito ang red Kelso at ang white Kelso na paunti-unti na ring dumadami ngayon.